Hey guys, what's up? Radon Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing okay. So, for this video guys, pag-usapan natin green gas. Okay, so ano nga ba ang difference ng pure gas at saka gas with oil. Okay, so ayan siya guys. Makikita nyo, nakasulat dito, powerful silicone added, low odor. Okay, so basically ang brand ng green gas na meron tayo is Puff Dino. Wala na akong ibang gas. Ito lang, kasi nga medyo magulo kasi kapag masyado madaming gas eh. Okay, so far okay naman to. Okay, nag-work naman siya sa akin. It may not be perfect but okay naman. Okay naman siya, okay? So, ito naman, isa hawak natin. Wala sa kamila to. Is powerful, low odor, oil free. Okay? So, ano nga ba difference? Okay. Basically, in difference, ito, walang oil. Ito, may oil. Yun lang. Tapos na. Okay? Tapos na yung video natin. Thank you for watching. Delo ka lang. So, yun nga, guys. So, ito, meron siyang silicone lube. Diba? So, ito, basically, pure na green gas siya. Wala siyang silicone oils na mix dun sa, ano niya, sa pag-green gas niya. Parang walang, hindi siya mixture. Na ito kasi parang mixture of green gas and silicone oil, diba? So, hindi naman half-half, no? Hindi naman 50-50. Pero hindi ko alam kung ilan yung percentage ng composition, okay? Hindi kita masagot dyan, okay? Pero, hindi yata siya ganun kadami. Kasi meron yata brand, hindi ko matandaan kung anong brand eh. Garder yata, o basta meron iba, ang daming silicone oil. Na malalaman mo kasi kung maraming silicone oil is kapag pag kanyari, hindi ka naman naglalagay ng silicone oil sa pistol mo, tapos kunyari, baril ka ng baril, tapos maraming lumalabas na gas. Kung sakasali lang naman na mag-gas, tapos nakikita mo sobrang dami na iiwan. Kasi ang green gas kasi, ang pure na gas, no, ano siya, hindi siya naiiwan sa unit. Okay? It's like pag na-expose siya sa air, nagiging gas. Okay? Okay? Ang laman kasi ng lata natin, okay, sa mga hindi familiar guys, okay? Ang laman na to is liquid form. Parang ano siya? Compressed gas. Compressed air, no? Kinompress, tapos, naging liquid. Di ba? So, yung sa mga mahilig science, ako kasi hindi naman ako ganun kaano. So, hindi ko medyo nahirapan ako ma-explain sa part niya. So, liquid form siya. Parang LPG siya, guys. Di ba? Parang LPG, di ba? So, yung gas, di ba? Ang LPG natin, pag nagluluto ka, pag binuksan mo, sumisingaw siya. So, ganun siya. Hindi siya nagsistay. Okay? Hindi siya naiiwan dyan. Kapag dati nga sa pamagsang mawawala siya. So, ganun. Pero, unlike kapag silicone oil, or yung mga ganito, silicone lube, di ba? Ano siya? Ang oil or lube is, ano siya? Liquid form. So, pag pinahid mo siya, lubricant siya. So, nandiyan dyan siya. Okay? Unless, actually, meron tayong silicone lube na mabilis mag-evaporate. Yung parang pinong-pino yung color black. Yung color black parang, kasi ang silicone kasi is ano eh, powder base kasi ito eh. So, hindi siya petroleum base. Kaya ito yung ginagamit natin sa mga airsoft natin. Basta hindi pwede, alam ko sa airsoft kasi, sa mga rubber, tsaka sa plastic. Kasi nga, diba, airsoft natin may mga rubber, tsaka may mga plastic, diba? Hindi pwede kasi yung mga petroleum base kasi nga, naluluto yung goma. Parang ganun. Pero, hindi ko alam kung anong extent. Basta ganun lang yung pagkakaintindi ko. Kasi ang naalala ko kasi dati, mayroon akong motor. Tapos yung motor ko, gumagamit siya ng carburetor. So, sa mga nagmamotor dyan, alam ko marami airsofter nagmamotor, no? Ang ginawa ko is, parang nilagyan ko ng glaze. Sa mga nakakalam, Petron glaze. Diba? Petron glaze, high octane. Diba yung 100? Okay. So, ang okay, umpisa, pero dumating yung point, parang ang pangit ng takbo, parang pag bumabomba ka, pangit. Tapos, parang nung binuksan yung carburetor, parang nalusaw yung goma doon sa carburetor. Something like that. Okay? So, yun, nagmala noon, parang bumalik ako sa regular. Okay? Ang regular petroleum is yung 91. Okay? Yung diba tinatawag natin unleaded. And yung premium, which is yung 95. Okay? Actually, unleaded din naman yung premium na 95.
Okay. Pareha sila unleaded. Yung isa lang regular, yung isa premium. Okay. So, ayun nga guys. Kaya tayo gumagamit ng silicone lube. So, mabalik tayo sa topic. Medyo lumayo tayo, no? Okay. So, ano nga ba ang difference? So, yun basically yung difference. So, ito kasi, ang quantity nila per lata, ang laman, is parehas kasi silang 600 ml. Ayan, makikita nyo dito. Ayan, 600 ml. Okay. Ito yung lata. Meron ibang mga lata, nakasulat parang 1 liter. At tingin ko kasi itong lata na to, is this is a 1 liter can. Pero ang contents niya is 600 ml lang talaga. Kahit na yung iba sabihin 1 liter, paano mo ba nga malalaman? Basically, timbangin mo. Doon mo naman talaga malalaman kasi liquid naman to eh. Diba? Doon mo malalaman kung mas madami. Eh, pare-parehas lang naman kasi dati may nakita din ako ganun. Yung mga Hong Kong made yata yun. So, nakasulat 1 liter. Pero sabi ko, eh, magkasing bigat lang naman eh. Siyempre, pag 1 liter ka, ito 600. Di ba, dapat mas mabigat yung isa, di ba? So, yun. Pareha sila ng contents. So, 600 ml, di ba? Pero, siyempre, ito, may halo tong oil. Ito, pure na gas. So, kung titingnan mo, anong mas okay, di ba? Depende na sa inyo yan. Okay? May advantage and meron silang disadvantage. Okay? Ano nga ba ang advantage ng oils? Di ba? Katulad na sinasabi ko sa inyo, ano ba, para saan ba silicone oil? Silicone oil is a lubricant. Di ba? Aside from it being a lubricant, ano din siya, sealant din siya. Kunyari, meron mga magazine. Di ba yung magazine natin, sa loob ng magazine, may mga o-ring yan. Okay, meron yung o-ring sa baba, may o-ring sa taas. So, kapag para ma-moisturize yung o-ring, para hindi sila matuyo, kasi nga, syempre, kapag pure gas, pure green gas lang, 'di ba? Ang pure green gas katulad ng sinabi ko, nag-evaporate siya, nawawala. 'Di ba? So ang tendency, lulutong kasi yung mga o-ring. Lulutong 'yan kasi madadry. Kasi pag pure green gas eh madadry siya, madadry, lulutong. So ano mangyayari pag lulutong? Syempre darating yung time, pwede siya masira, 'di ba? Pwede magkaroon ng singaw yung unit mo. That is also why I'm always suggesting or recommending na parating merong green gas sa loob ng magazine, okay? Hindi ko alam kung bakit tinuturo ng ibang mga airsofter na after gamitin, tatanggalin yung gas, okay? Hindi ko alam kung airsofter sila eh. Ang alam ko lang, nagbebenta yata sila. Okay, hindi ko alam kung airsofter pala sila. Sorry. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ng ibang seller, remove the gas after use. Okay? Pero sa akin kasi based on my 5-6 years experience in airsofting, okay? Parating merong gas ang magazine ko. Ganun siya. Hindi ko tinatanggal yung gas. Okay? Ang ginagawa ko lang na isang technique is that during competition or before competition, kung hindi ko masyadong ginagamit yung magazine, the night before the competition, inaalis ko yung existing na gas. Tinatanggal ko yung existing na gas. Nire-remove ko or pinuputok ko yung unit ko the night before. Putok siya, ba. Para lang malaman ko, para maging fresh lang. Ba. Tapos, saka ko siya kakargahan ulit ng gas. Or maminsan, uubusin ko, then nalagyan ko siya konti lang. Tapos, sa competition na lang din ulit, or minsan naman, ginagawa ko is, tatanggalin ko yung gas, tapos talagyan ko ng bala, 17, tapos kakargahan ko ng 2 second na gas. Ganun yung ginagawa ko. Para pagdating ko ng competition, lahat ng magazine ko, may bala na, lahat may gas na. Ganun naman yung isang ginagawa ko dyan. Okay? So, ayun. So, yung silicone oil is for the O-rings. Diba? Okay. So, syempre, kapag yung green gas nasa loob nito, eh may halong oil, nasa loob din ng oil, di ba? Kapag pinaluto ng hammer at lumabas dito yung gas, ano sa tingin mo mangyayari? Natural, may kasamang oil. Kasi magkahalo silang dalawa eh. Tama ba? So ngayon, pag lumabas dito yung oil, masama ba? Hindi. Okay lang. Kasi yung piston head sa pistol, okay, may piston head. Wait. Teka lang, pause natin. Wait lang. Sabihin pistol ko to. Oh, pakita ko sa inyo. Glock ulit ang gagamitin natin. Okay. So, ito. Hindi ko lang alam kung makikita eh.
Ah, hindi yata. Kasi nga may spring. May tinatawag na nozzle spring. Ayan. So, ayan, ayan. Di ba nakita nyo? Ayan. So, nakikita mo itong parang bakal na to. So, pag meron kayong Glock, to. Ito, nakita mo ito, may bakal, di ba? Hanggang dito yan eh. Hanggang dito yan. Yan yung parang tinatawag na piston. Or tapos may dito, sa loob na to, kasi ito kasi, this is the loading nozzle. Hollow yan dito eh, hollow. Ito, magmula dito hanggang dito yan. Hollow yan, isang boom ganun. So, nasa loob niyan, parang merong piston, parang may ganun. So, meron ganun to. So, ito, nakascrew yan, may tornillo dyan. Okay, next time, gawa tayo yung video, kalasin ko to. Ah, okay. Para makita nyo. So, yan. Tapos dito, meron dyang piston. This is rubber. Goma to. And this is made of rubber. So, kapag nagpa-pop, pag lumalabas yung gas from the magazine, di ba? Pumapasok yan sa loading nozzle. Okay? Pumapasok yan sa loading nozzle. Ang nangyayari dyan, dalawa. Yung isang gas, pupunta sa harap para ilabas niya yung BB. Tapos yung kalahati ng gas, mapupunta sa likod para mag-blow back. Ganun yun. Yun ang dalawang nangyari, gumagano'n siya. Or, pwedeng papunta sa harap, papunta muna sa harap, lahat. Tapos, meron kasing, ano yan eh, sa loob ng loading nozzle, parang merong spring, tsaka merong, hindi ko alam kung anong tawag dun, merong isang maliit na part, no? Hindi ko alam kung paano naging cycle eh. Makikita mo sa YouTube minsan, meron eh, may nag-animation. Parang pag pumasok dito yung gas, tapos ito, parang biglang sumisira. May spring yan, may spring. Basta sasara siya. Tapos lahat ng remaining gas mapupunta dito. Ang mangyayari na mag-blow back na siya. Ganun, hindi ko alam yung ano eh. I'm not an engineer. So, hindi ko ma-explain. Okay? So, basta ganun yung nangyayari sa kanya. So, may spring, yan, atras, blow back. So, kapag may oil, yung gas, so yung hangin, napupunta yung, namo-moisturize yung piston. Yung piston head. Diba? Okay. So, yun na yun. So, basically, ilan na yung na-moisturize ng oil? Yung o-ring, diba? O-ring, tapos yung piston head. Diba? Yun yung nabasa ng oil. Tapos, meron pa isa. Actually, meron pa yata dalawa eh. Okay. So, syempre, pag lumabas dito yung oil, yung gas, lumabas siya doon sa lumabas siya dito sa loading nozzle, di ba? Bubugan na niya yung ano eh, hihipanin na niya yung BB. Siyempre, may yung gas na lumabas na yun, may oil yun, konti, di ba? Ano yung ma-oilan? Yung bala, di ba? Tapos yung chamber. Yung chamber, yung ito, chamber, di ba? Magkakaroon ng oil yan. Magkakaroon ng konting oil dyan, di ba? Tapos ano pa, yung huling-huli, yung barrel. Magkakaroon ng konting residue ng oil dyan. So, dun yun. Basically, kung saan lahat ng part ng dinadaanan ng gas, yun, magkakaroon ng oil. So, is it bad? Is it good? Well, in a way, okay naman. Kasi nga, syempre, mamo-moisturize yung piston. Diba? Yung piston head. Okay ba yun? Syempre, okay. Kaya pag lumutong yan, pag nalutong yung piston head mo, syempre, kailangan mo palatan yun. Diba? Kasi rubber yun. Pag tumigas yun, kailangan mo siya palatan kasi magkakrak siya, masisira siya. Diba? So, it's good na namo-moisturize siya. Tapos ito, pagdating naman dito, okay lang ba? Well, yung hop mo kasi, yung hop, yung backing, hop-up backing, goma kasi yun, doon na iipit yung BB, di ba? Rubber yun. So, okay din naman na namo-moisturize siya. Pero, makapal naman kasi yun eh. Makapal naman kasi yung hop-up backing na yun. So, I don't think na magka-crack siya. Parang ganun. So, hindi. So, yun. Basta sa akin lang naman yung ganun, di ba? So, yun. Tapos, syempre, yung barrel mo, nagkakaroon din ng oil. Diba? So, yun yung nangyayari pag may oil. Okay? Kapag walang oil yung green gas mo, wala yung oil dito. Wala yung oil sa barrel, wala yung oil dyan. Sa magazine mo, walang oil. Yung, ano mo, yung, ano, tag dito? Piston head, walang oil. Okay? So, is it bad? Actually, nga, mahirap nga explain eh. Okay? For me, ayoko nang may oil. Mas maganda yung walang oil dito. Okay? Dito. Bakit? Kasi nga, kapag may oil, dudulas yung bala mo. Yung hop kasi, yung tinatawag nating hop. Kaya nga, actually, yung mga gumagamit na ano, yung mga gumagamit na to, yung mga walang oil, is yung mga
nag-airsoft na sa war game, yung gusto yung malayo-malayo yung lilipad ng bala nila. Yung talaga malayo. Bakit? Kasi nga, kapag ka walang oil, yung BB mo, dry. Yung half backing mo, dry. Makapit siya. Kapit na kapit. Hindi siya dudulas. So, pag sinet mo siya, for example, yung level ng setting mo is level 10. Kapag walang oil, talaga malayo yung lilipad ng BB mo. Kapag may oil, bababa na siya. Hindi niya, yung spin, kulang yung spin. Kasi umiikot yung BB pag nasa half eh. Diba, umiikot. So, pag madulas, kulang yung kapit, kulang yung ikot ng BB. Kapag walang oil, makapit siya. So, makapit, talagang umiikot talaga yung BB. So, kahit nagamitan mo ng mabigat, talagang kayang lumayo yung lipad ng BB. Yun yun. So, ngayon, ako actually, minsan gumagamit ako niyan. Kasi nga, for me, dalawa kasi ginagamit ko. Lalagyan ko to ng may gas. Lalagyan ko to ng may oil, di ba? So, namo-moisturize yung mga O-rings. Right? Tapos, once in a while, gamitin ko yun. Then, during competitions, hindi ko na siya ginagawa. Ginagamit ko yung walang oil na. Para hindi na masyadong madulas. Para talagang diretso yung lipad ng BB ko. Hindi siya yung... hindi siya dumudulas dahil sa oil. So, hindi ko alam kung nagigets niyo eh. So, parang ano kasi talaga siya, depende rin ka talaga sa tao kung anong klase yung gusto mo, no? So, yun yung tapos syempre kapag ka 'di ba katulad na sinabi ko, ito may halong oil. Ito wala. Yung timbang nila parehas, 'di ba? Yung dami nila parehas. So, ang oil kasi hindi naman siya green gas eh. Tama? So, ang nangyayari, mas maraming green gas, yung pure gas. So, kunyari, i-analyze lang natin na to. For example, this is like sabihin natin, kunwari lang to, hindi to ganito ah. 50% gas and 50% oil. Tama? So, kapag ganun yung nangyari, tapos 600 ml to, ilang ml yung oil, ilang ml yung gas? Mangyayari, 300 ml lang yung gas, 300 ml yung oil. Unlike dito, 600 ml na gas. Nag-gas nyo? So, ganun siya. So, yun yung difference sa mga magtatanong sa akin. So, mahirap sabihin kung ano yung gagamitin mo eh. So, kumbaga, nasa sayo talaga kung ano. Usually, eto na lang. Usually, ganito. Pero kunyari, for example, ako, parati namang merong gas yung magazine ko. Hindi ako masyadong takot gumamit nito kasi nga parang hindi naman ako natatakot na masira yung O-ring. 'Di ba? Pero once in a while, hinahaluan ko pa rin ng merong ganito. Mas maganda pa rin naman kasi na mayroon siyang oil. Okay? So ayun guys, hindi ko talaga alam kung wala kasi talaga siyang wala siya yung hindi mo siya pa pwede sabihin na ito gamitin mo yung may oil. Tapos hindi mo rin pwede sabihin, hindi ito yung gamitin mo yung walang oil. Hindi kasi siya ganoon. Gets nyo? So, mahirap talaga. Tapos, meron pa, di ba, isa, may power, yung high power. Pero yung high power, yung 14, kung ito yung gagamitin, or yung ganito, medyo mas mabilis na i-explain nyo. Kasi ito, basically, 14 to, di ba? Mas malakas to kaysa sa 12, di ba? So, ano mangyayari? Siyempre, mas malakas yung blowback mo. Di ba? Mas nasa-stress yung unit mo. Downside ko, kwento ko, downside. Yung mga drawbacks, di ba? Ano yung repercussions, kumbaga? Diba? Anong mangyayari? Siyempre, mas malakas, di ba? Malakas. So, depende sa tao. Malakas yung lipad ng BB. So, yung iba, okay yan. Gusto ko yan. Meron naman, siyempre, iisip mo naman, malakas yung lipad ng BB, malakas din yung stress dun sa baril. So, anong mangyayari pag malakas yung stress dun sa baril? Pag bumabaril ka, kanyari, nagdo-double tap ka sa competition, mas makalug yung double tap mo. Mas gumagalaw yung barrel mo, di ba? So, yung imbis na one hole ka lang, isa lang yung butas na binabarrel mo, parang yung accuracy mo, medyo magugulo ng konti yung accuracy mo kasi magalaw yung barrel, di ba? Yun yung isa. Tapos, pero syempre, meron din ng ibang tao, gusto nila yung malakas yung recoil. Bakit? Kasi nga, gusto nila, parang tunay yung barrel nila. Kasi nga, meron silang tunay na barrel. Gusto nila, nagpa-practice sila,
Siyempre, ang tunay na baril, ang lakas ng recoil, di ba? Boom, 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 gumagano yun. Kahit na malakas na yung hawak mo, pag bumaril ka, boom, gumagano talaga yun eh. Eh, ito, hindi naman ito gumagano, eh. Gumagano lang ito eh. So, yung iba, ganun. So, positive yun. For people like them, na gusto malakas yung recoil, positive yun. Pero kung ikaw naman yung tipong sabihin natin matatakotin ka or sabihin natin gusto mo yung sumobrang tagal yung buhay ng pistol mo, ang takot ka masira, it's bad. Masama yun sa'yo kapag malakas yung recoil. Kasi masisira agad yung unit mo eh. Diba? Ganun yun eh. So, ganun lang naman yung... Kumbaga, hindi naman sinasabing one week, two months, sira agad. Kumbaga, parang kung sinabi natin itong lifespan, kasi iba-iba kasi eh. Iba-iba yung ano eh. Diba? Merong tao, nahawakan yung pistol, bumili, isang buwan, sira. Meron isang tao, bumili ng pistol, parehong-parehong unit, isang taon na, wala pa rin balita. Nakuha nyo guys. So, iba-iba eh. Iba-iba yung tao eh. So, hindi mo malaman. Basta, so, kunyari, merong isang, ayun nga, basically, merong isang klaseng pistol. If itong pistol na to, let's say, masisira siya if you fired sabihin natin, using the 12, pag nakaputok ka na sa kanya ng, sabihin natin, 1,000 times, tsaka may masisira. Kunwari lang, ha? O sabihin natin, 2,000, baka sabihin nyo, o totoo, ano eh. O sabihin natin na 2,000 times, tsaka may masisira na part, kung sakasangali. Actually, kasi mahirap din talaga eh, sabihin 2,000 times. Kasi, sa shooting, di ba meron yung pressure? Eh di ba kapag ka pumuputok ka, di ba lumalamig, bumababa yung power? Paano kunyari pumutok ka ng 1,000 times tapos sabay mahina na yung power ng gas? O, di mahina na lang yung blowback nun kaysa sa naman pumutok ka ng ano. So, medyo complicated talaga, okay? So, basically, ganun siya, guys. So, if ever, like for example, meron pistol, 2,000 shots using the 12, may possibility na kapag gumamit ka ng 14, baka 1.5 shots lang siya. May masira na sa kanya. Parang ganun. Okay? So, kaya nga ako, hanggat maaari, nire-recommend ko lalo na pag yung mga gumagamit ng mga high cap, o kaya yung mga EMG, no? Yung mga Taran Tactical Innovation, yung John Wick 3, gamitan nyo siya ng shock buffer, tapos hanggat maaari, wag nyo nang gamitin yung slide stop niya. Kasi pag nilagyan mo na marami shock buffer yan, yung slide niya, mag-short stroke siya. Kasi nga hindi na siya aabot hanggang sa dulo, hindi na siya yung bang! Kasi yung shock kasi ng pistol, nanggagaling kasi yun sa, for example, dito, diba? Bang, to, bang, bang, bang. Yung sa dulo, pumapalo siya eh. Bang, bang. So, pag gagawin yan, syempre, ang effect niya nandito dito. So, pag meron tong crack dito, bang, gumanon, pwede siyang mahati. Makalas to, isang buo. Or depende kung nasaan yung crack, kung nandito yung crack, kasi di ba merong force eh. So, kunyari, nandito yung crack, may crack ka dyan. Pwedeng, bang, mahati ito, isang buo ka. Mahati, pagdating sa blowback. So, at least kapag ka maraming shock buffer, sige, gumagano siya, boom. Yeah, gumaganyan-ganyan siya. Hanggang dito lang. Ganyan-ganyan siya, jung, 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 jung. Yung puwersa nito, yung parang momentum niya pa atras, kulang. Hindi siya masisira, hindi siya mawawasak. Okay? So, ayun guys. I hope naintindihan yung explanation ko. Actually, napakahirap mag-explain talaga pag isa ganitong bagay. Hindi ko rin ma-explain. So, tulungan nyo na lang ako mag-analyze. Paandarin nyo na lang yung mga utak nyo para hindi sila kalawangin. Okay? So, ayun guys. Until next video na lang. Okay? Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.